Patuloy po na isinusulong ng administrasyong Duterte ito pong federalismo. Pero paano nga ba makikinabang ang Palawan sakaling ipatupad po ang federalismo? Alamin natin sa pagpapatrol ni Diana Lam. The best countries in the world practice parliamentary system. With that, I don't even have to debate with you. Ito ang pahayag na iniwan ni Lito Lorenzana, ang chairperson ng Centrist Democratic Party of the Philippines, sa isinagawang forum kaninang umaga ukol sa federalismo. Base umano sa statistics, ang mga pinaka-hindi-korap na bansa ay may sistemang parlamentarya, habang ang mga pinaka-korap na bansa ay may gobyernong pinamumunuan ng presidente tulad na lamang sa Pilipinas. Sa conference, tinalakay kung bakit nararapat ang federalismo sa bansa. Para sa bansang binubuo ng mga kapuluan at may iba't ibang kultura, mas mainam umano ang federalismong istruktura. Dahil ilalaan na ang kapangyarihan sa local government unit, ang mga pangangailangan ng bawat rehiyon ay mas matutugunan at mas madaling maibibigay. In other words, wala kayong power, walang power ng local government units to determine ano ba yung track na itetake natin. What do we want to become? Ano yung gusto natin na makilala this local government for? Hindi natin ma-decide yun because of the unitary character of our government. Hindi rin nakasentro ang pondo sa national government. Only 30% of BIR taxes go back to IRA, as IRA to the local government units. Kaya maliit lang yung ina-apportion, 30% lang, which will be distributed to the entire country, lahat ng local government units. And the rest remain under the control of the central government. Nararapat din daw ang federalismo sa Palawan, lalo na at mas mapapalakas ang karapatan natin sa pag-claim sa kita ng malampaya. The moment you have state, malampaya is yours. And you can get the whole 90 million and only remit 20% if you want to national government. And you can use the rest to develop your own area. Sa ngayon ay umiikot ang grupo sa bansa upang magbigay impormasyon ukol sa federalismo. Kukuha sila ng konsensus ukol sa reaksyon dito ng mga Pilipino. Nauna nang nagbigay ng pahayag si Presidente Duterte tungkol sa interes na palitan ng konstitusyon ng bansa at isulong ang federalismo sa Pilipinas. Diana Lat, ABS-CBN News.